Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang kitaan sa labang Canelo versus Plant at ang balak ni Donaire. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So nilabas na nga po ang sahod na matatanggap ng undisputed super middleweight champion na si Canelo Alvarez at ng katunggali nitong si Caleb Plant. Parehong gumawa na ng record ang dalawa kahapon bilang pinakamalaking sahod sa kanilang boxing career, kung saan $40 million o mahigit 2 billion pesos ang kinita ni Canelo, habang si Caleb Plant naman ay $10 million o mahigit 500 million pesos. At ang matindi pa dito mga idol ay mukhang hindi pa dyan kasama ang kinita sa pay-per-view buys, kaya mas tataas pa dyan ang kanilang mga sahod. Bago ang laban ay may kabuuhan na net worth lamang si Caleb Plant na $2 million. Kaya naman napakalaking tulong talaga para sa kanya ng laban kay Canelo kahit panalasap niya ang kanyang kauna-unahang talo. Ganun pa man ay inamin pa din ni Canelo sa post-fight press conference na hindi daw biro nakalaban si Plant dahil talagang nahirapan daw siya dito sa mga unang bahagi ng kanilang bakbakan, kung saan nauubusan na din daw siya ng pasensya at halos ayaw niya nang umanong sundin ang kanilang game plan dahil sa sunod-sunod na mga jab na pinapatama sa kanya ni Plant. Buti na lang nga daw ay nakinig siya sa kanyang coach at hindi tumiwalag sa kanilang plano. Kaya naman ang ending ay naging epektibo ito, hanggang sa nawala na ang long jabs ni Plant gawa ng mga solid na patama ni Canelo sa bodega niya, na siyang dahilan kung bakit bumagal na ito at onti-onti nang nanghina, hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon sa round 11 upang tuluyan niya nang tapusin ang bakbakan. Sinabi naman ni Canelo na sa buwan ng Mayo pa daw siya muling sasabak sa ibabaw ng lona dahil kailangan niya umanong magpahinga kasi nabugbog daw talaga ang kanyang katawan sa ensayo nang dahil sa paglaban ng apat na beses sa loob lamang ng 11 months. Pero ganun pa man ay baka daw sa January ay i-anunsyo na nila kung sino ang kanyang sunod na makakalaban. Sa kabilang banda naman mga idol ay sinabi naman nga po ni Nonito Donaire na ang pagiging gutom ni Gaballo sa tagumpay at kampyonato ay ang siyang dahilan kung bakit napakadelikadong kalaban ito. Subalit inaenganyo niya umano si Gaballo na mas mag-ensayo pa ng todo-todo, nang sa ganon ay mabigyan daw nilang dalawa ang mga fans ng napakagandang laban. Bukod dyan ay sinabi din ni Donaire na pwede daw silang maging magkaibigan ni Gaballo at magtulungan sa isa't isa. Subalit sa oras umanong nasa loob na sila ng lona sa December 11, ay wala na daw kaibigan dahil knockout umano ang kanyang balak gawin kay Gaballo. Habang si Gaballo naman ay puspusan na ang pag-e-ensayo sa Miami, Florida simula pa noong buwan ng Agosto. Kaya naman handang-handa na daw siya para sa kanyang pinakamalaking laban sa kanyang boxing career. Ayon naman sa promoter ni Gaballo na si JC Manangkil, ay hindi na daw bago para kay Gaballo ang maging underdog. Kasi simula pa lang umano noong nasa amateur pa ito ay lagi na daw itong underdog. Kaya naman kumpiyansa daw talaga siyang si Gaballo ang mananaig at tuluyang tatanghalin bilang bagong WBC Bantamweight World Champion. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng